yan. Good evening po sa ating Creative Spotlight episode. Anong episode na nga ba to? sorry. Episode 6 ng ating Creative Spotlight. Medyo ano, nagkaroon kami ng konting technical difficulties on this session. Pero as you would see, we are up and live for all of you. Lalong-lalo na sa ating mga viewers na nag-abang para sa ating session. At nakita ko ang daming share nito sa ating ano, sa ating mga social media recently. And to get this party started, again, my name is Roland Banyes together with my co-host and collaborator Jem Maribo Calbos, ang ating special guest po natin ngayon, si Sir Matt Corral. We're going to bring it on stage in a matter of few seconds, but before anything else, I would highly recommend for all of you watching this session to share, like, and subscribe any of our videos sa Creative Nation Academy para po sa ating mga gagawin pa, mga upcoming episodes. At bibigyan ko kayo ng konting teaser. Meron kami mga hinahandang magandang episodes on which, if you want, umuuna siya sa akin, pero pinagpaplanuhan na namin. For example, gusto nyo bang maging designer para sa government? Ba? Ano kayang buhay ng isang designer sa government? So pag-usapan natin yan. Yung mga upcoming na mga sessions natin. At marami pa. Babalik din po si na may mga babalik from our previous Creative Spotlight. Abangan nyo rin. Napakaganda ng mga mangyayaring yan. Okay. So to get this session started, ito po. I'm going to bring up some of our crew, mali. Ating pong mga kasama sa ating session na to, sama-sama natin si Salubungin, kasama si Jem. How are you, Jem? Kamusta? Hi, everyone! So, tuloy-tuloy tayo sa summer vibes. Dahil mainit ang panahon, enjoy na lang natin ang init, di ba? Ayan. And looking forward din ako actually sa topic natin today and sa ating guest na si Sir Matt. So, I think today yung first time na makakausap ko din talaga siya ng ano, call na ganito. So, yun, very exciting. Yes, ayan. And to, ano, and to properly introduce Sir Matt, parang haba tuloy ng hugot ko eh, no? Sir Matt has been a partner of mine sa ating mga sessions, and mamaya papakita niya yung kanyang mga credentials on which pag nakita niyo talagang wow, this creative practitioner is really, sabi nga nila, walk the talk, and has proven his proficiency. Baka magulat nga kayo yung ibang mga suot nyo ngayon, siya yung nag-design. So, tingnan natin, makita natin. Let's welcome to the stage, Sir Matt Corral. Hello, Sir Matt! Good evening! Ay, sir, nakamute ka. Okay lang, sige. Check natin. Alam nyo naman, ang meron mga tech, minsan may tech gremlins tayo sa ano, sa... Ayan. Check natin, sir. Baka nakamute siya. Sali. Wait. Ayan, okay. Sir Matt. Okay na. Yes, hi. Yes. I can hear Hello. You. Hello. Good afternoon. Hi, Jem. Hi. Good evening. Hi, Roland. Hi, boss. Master. Hello. Bakit mo kumino master? Ikaw master ngayon. Ayan. Ito, bigyan ko kayo ng ano, ng context. Ito yung ano, we have these slides para po sa ating guidance ng ating ating mga nanonood right now. And again, si Sir Matt, ito yung kanyang portfolio. Pag nakita niyo yung portfolio niya, sabi mo, wow. As in, wow. Ito lang, bigyan ko lang ng konti. Kamusta ka, Sir Matt? Okay lang. Boy pa rin. Bakit naman? And then, alam mo, natutuwa ako dito sa ano, sa yung mga sa yung slides, kasi you have done so many things in terms of the apparel industry. Can you like give us like an overview, yung mga projects na nagawa mo or something that you can share with us? Okay. Actually, nag-start ako sa designing. 1994 pa. And that time, tagal na, di ba? Actually, 25 years na ako. Pero, habang tumatanda, we're evolving. Kung dating artist ka, ngayon, dapat medyo, kasi kung
matanda ka, at the same time, artist ka pa rin. Sayang, kawawa yung katawan mo kasi tatanda tayo. Yes, actually, nag-start ako 1994, then nag-start ako ever since apparel na talaga. I started na nalalakpan noon, 1994. First job ko sa Stain It na brand. Yung mga suot ng mga matatanda noon, ng mga pwede na maganda. Tapos yung logo is yung bird. Yung ibon lang naman yun na naka-side view. That was Stain It. Okay. That was Stain It. Yung mga gusto ng mga matatanda noon, yung mga polo na magigilang, tapos mga mercerized polo tawag noon. Tapos yung mga polar niya ang gaganda. Pero wala pang computer noon. That time na yun. Merong ginagamit ang boss ko noon. Pero Chinese eh. Nakalagay doon pa Fujiya mayata yung brand. Pero nung sinilip ko sa ilalim, Microsoft, sabi ko ba? Ayos to. Wala siguro, Microsoft pa nag-develop. Pero ang trabaho ko talaga, brush lang gamit ko na internet ko. Nag-brush, makuha ko ng mga stripes na designs. Brush lang talaga, as in, maluluha ka. Minsan, talaga pag yung maghapon, hindi ako maka-perfect ng isang design sa maghapon kasi hindi mo maiwasang, alam mo yung kamay mo. Kasi nanginginig. Nanginginig. Although I have skills na sa drawing nun, pero hindi mga ganun ginagawa ko. Yung mga poster making lang, yung mga ganun lang sa school, mga lettering. Pero once na nasa job ko na, you have to do it. Imagine, 8 hours. Yes. Umaga pa lang, eh di siguro antokin ka na sa paggawa ng stripe. Siguro mga 24 inches na stripe. Paano i-stretch yun na walang roller? Hindi mo lang pwede gamitin ng roller kasi that was ink. Pintura yun eh. Yes. So, kailangan mo talaga ng dedication. Talagang maluluha ka pag hindi mo nagamay. Well, tagal din ako doon. Siguro almost 2 years then. After that, napunta ako ng kung naalala niyo yung mga t-shirt na Great Outdoor. Yung mga black na t-shirt na yes. Ang printers, mga animals lang. Animals, Pero ang ganda ng output nun, pero mind you, ang ginagamit nun naman, kamay. Stippling. Oh, kamay pala yun? Eh, kamay yun, ini-stipple lang yun. Imagine, halimbawa, yung bird, isang namba, yung eagle, has 4 colors. Ang gagawin mo dyan, yung ilalim ng mesa mo, may lights. Parang drawing table na may ilaw. Tapos ilalagay mo yung eagle na may 4 colors. Ngayon, ikaw na magmano-mano magsiseparate ng color sa film. Okay. Kuha ka ng isang film. Ngayon, pag nakita mo dun sa may eagle, merong 3 kulay, dilaw. Unahin mo yung dilaw, kukuha ka ng isang film, lahat ng dilaw, tutuldukan mo yun para makuha mo sa isang film. Wow! After that, isang film naman, lahat ng color blue, kunin mo, tutuldukan mo ng Stigler, 0.5, 0.2, pag malaki, 0.6, ganon, pag pino, kasi minsan pag pino, 0.2, hindi na kaya kasi mas malaki ang butas ng silkscreen. Silkscreen, so, ang advice nun is na dapat mga start ka ng 0.4, mataas na. So pag na-staple mo lahat yun, na-separate mo yun by colors manually, nakagawa ka ng 4 films with 4 individual colors, saka mo ibibigay sa self-screen yun. O, yan yung gagawin ng self-screen ng kung sino man mag-print. Yes. O, so ang output nun, colored na. Imagine. Uh-oh. Ariel, it's sobrang laborious, 'di ba? Matagal siyang i-process. Oh. Imagine papasok ka sa isang room, papatayin na lahat ng ilaw 'yan. Tapos pag yuko mo, may kulambo kami, may kuha kami ng tag doon. May kumot cover. Kami. Mm-hmm. Cover namin yung mukha namin para makita lang namin yung pinaka-detail sa ilaw galing sa ilalim. Imagine ganun hanggang alas 5. Paglabas mo, as pangagda na eh. So, talaga, that was, noong nga 1997 na yun eh, kasi 94 ako nag-start. So how was the transition from 1990s to the new workflow
gaano siya na, kumbaga, na-revolutionize from, let's say, further down mga 2002, 2005, mga ganun? Ganito yan. Yung nung, di ba, nung nalalo, first job ko, sabi ko, Microsoft yung machine ng boss ko, pero nakagawa siya ng strike, pero hindi ko rin magamit kasi Chinese, di ba? Sabi ko, eh, nung 1994 onwards, nagsisimula na internet noon eh. Nagsisimula na internet noon. Marami na akong nababasa, marami na ako. Tapos nung lumipat ako sa second job ko, which is the Great Outdoor, which is in Pasay. So malapit sa Pasay, sa may Roswell. Yes. Doon ko na nakita yung mga magazine ng mga computer arts. Yes, yung magazine. Yung unang mga magazine noon, meron ng Photoshop. Mm-hmm. Actually, meron ako mga magazine noong 1997 para computer arts. So, Pero nakatawa yun. Ako nagsimula. So, ang ginawa ko, every sahod ko noon, nag-aalat ako ng konti para mag-internet ako kasi hindi naman ako internet savvy, galing ako ng probinsya. Oh. So, after, nung nasa Manila ako, mag-isa lang naman ako noon. So, Ang naalala ko si Sir Matt ay ano taga Bicol siya. Sa pagkakatama ba ako, Sir Matt, i-correct mo rin ako dyan. Alam ko taga Bicol si Sir Matt. And he's always supporting yung mga fellow artists niya rin at from the region. Nung last time na nagkita kami na nakita ko sa post niya, he was also celebrating a fellow Bicolano, parang comic artist ata yun sa pagkakaalala ko at that time. So, napaka-supportive talaga ni Sir Matt pagdating sa mga kasama niya within the region. Yeah, hintayin lang natin, parang may konting technical difficulties dun sa connection ni Sir Matt. So imagine no, may gem no. Grabe na rin yung journey talaga, sir. Kasi naman yun, nakikita ko yung naka-share screen natin, no? Ganda ng mga works niya talaga. Ayan. So, Nagulat nga ako eh. Nagulat nga ako dyan na isa pala siya dun sa mga artist na sabi nga nila sa salita. Tumitira nung sa No Fear. Di ba sikat yung t-shirt line na yun, clothing line na yan. Kahit noon, actually noon, masikat siya ngayon medyo. Hindi siya ganun kasikat na masyado. Actually, sir, may mga t-shirt ako na No Fear dati. So, so I think, it's a big brand naman. And yes. I'm not sure kung active pa ngayon kasi hindi na masyado nagsha-shopping ngayon ng mga damit. So, online na lang din na shopping. Pero sir, itong No Fear na to, talagang ano ko to, naalala ko may mga damit talaga ako na No Fear yung brand dati. Nung I grew up with the shirt. I grew up with the shirt. Ganun. Oo. Saka yung mga designs nila dyan sa No Fear is talagang, ako tingin ko parang it's groundbreaking at their time kasi kahit yung in-acquire ko ng mga ibang t-shirts from No Fear, ang ganda nung texture, yung pinaka-pattern na kine-create nila dun sa mga t-shirts. Ang ganda. Pag tinignan mo talaga siya up close and personal, talagang pinaglaanan siya ng panahon and craftsmanship. Pagdating sa kanilang output. Ayan. Sir. Talagang t-shirt design is an art talaga. So, parang marami tayong fellow designers na ganyan, no? Na established na ng kanilang mga brands. Ayan. Hintayin natin, Sir Matt. Sir Matt, check lang natin. Baka nag-upload yung kanyang Ayan. At saka just for context also with our audience right now. Si Sir Matt ay umattend ng aking mga sessions sa CNA. Alam ko parang this year lang eh. And then he is very active on attending sessions nung last time. Nung February ata yon, February nag-session kami together with him. So nag-acquire din siya ng mga certifications niya, ng mga badges niya. So kitang-kita niyo na talagang siya ay nag-evolve. Gusto niya mag-upgrade ng kanyang sarili. Ayan, Sir Matt. Ayan, Sir Matt, you're low. Okay na. No, sorry, namatay. No, it's okay lang. Okay lang. Alam mo naman,
Nasa Pilipinas tayo. Yung huli mong binanggit is about yung ano, you transition to a later stage. Di ba? Kailan ka pumasok dun sa ano, sa no fear na ano, na tawag dun, na work mo? Ano yung pang ilang trabaho mo na siya? Pangatlo, pang-apat, or something? Actually, nung after nung sa tawag dito rin sa Great Outdoor ko, diba, doon nakita ko na parang magkakaroon na makita mo yung mga bookstore nun, national bookstore, ang dami ng mga graphic design ng mga magazines, kung ano-ano lumalabas, yes. Pati mga books, mayroon ng mga Adobe, Macromedia, kung ano-ano. Mm. So at that time, sabi ko, kailangan ko siguro mag-aral. So yun nga sinabi ko, at every time na bawat child ko, nag-aalat ako ng money to, talagang every week after work, lalabas ako ng 5, mag-spend ako ng 3 hours sa internet, uwi ako ng 10. Kasi at the time, single naman ako, tsaka ako lang nandito sa Manila, so I am renting. So meron din ako mga budget nun. Then, yes. From that on, spent ako ng mga magazine, bumili ako ng mga magazine, kahit yung mga 1997 na computer arts. Meron ako hanggang ngayon, meron akong resibo. Until pumunta ako ng abroad, bumili ako ng 5-volume na. Kasi kaya ko na mag-volume eh. Yes. Meron nga akong nag-subscribe ako ng 1 to 2 to 3 years na computer arts. Meron ako yan. Mm. Meron akong 12 months. Wow. 12 months subscription yun kasi nasa abroad na ako. Tapos after that, nung Great Outdoor ko, tapos ako ng Musgear. Musgear na yung punk kids. Yung punk kids na brand apparel sa SM, Musgear. Actually, nasuot ko din yun. nasuot ko din yun. Siya 5 na or 7 ang pinag-uusapan namin yun. Ako, sikat din kasi talaga yung Moose Gear eh, no? Sikat yung Moose Gear. Ako, kahit yung anak ko may ganyan eh, Moose Gear. Oo. Tsaka, nung time sa Moose Gear, hindi lang Moose Gear ang ginagawa ko noon. Meron pa silang mga licensing brands sa galing US. Kung naalala mo yung Johnny Bravo. Oo. Blue's Clues. Ah, mga inagot characters. Inagot yung Teletubbies. Sila may hawak din ng Teletubbies eh. So lahat yan branded license. Kami ang gumagawa niyan. Every time na kasi ang company ng Musgear is Robert Brown. Robert Brownswear. Bali ang pinaka boss niya. Okay. Yan yung may-ari si Robert. Mga boss ko dati until now, puro ko yung BFF. Kasi may kuwan ako eh. Talagang pag-artist ka, from magsimula ka, planuhin mo yung sarili mo. Kasi at later on, at that time, pag tumatanda ka na, hindi lang yung artist ka pa rin. Yes. Kasi yung ginawa ko nung, di ba, nagkaroon ako ng pumasok ako dito sa Manila 1994 until 2005. Nandito ako sa Manila. So from that year on, tatlong brand lang ako, apat na brands. After that, nung talagang naisip ko, na kasi after nung Musgear ko, saka ako nag-no fear. Okay. Tapos, after that, nag-BHPC ako. So nung, siyempre, na-test mo na lahat ng mga brand, at the same time, kulang pa rin yung sahod. Ano ba yung answer? Ano yung BHPC? Hindi ko alam yung BHPC. Nagkita talaga ako. Nagpaalam ako. Lahat ng mga... that is Beverly Hills Polo Club. Nasuot ko din yan. So, totoo nga, Sir Roland, yung sinabi mo. Dati. Baka marami na palang nasuot na design ni Sir Roland. Pumasok ako ng BHPC. Ang pinaka may hawak ng brand na sa SM, isa lang, Apollo. Apollo lang talaga. Apollo. Tapos nagkaroon ng
nagkaroon ng maraming brands. Merong Polo US Association, mayroon, US mayroong Association. Santa Barbara Polo, merong RL. Pero that time, pinutol na ng RL yung franchise sa Manila kasi ang dami peke. Malabas ng mga peke. Binubootleg nila, no? Nung na nasa Polo ako, dilusog kami ng Tommy Hilfiger. Oo. What? Nalala ko yung Tommy Hilfiger na yun, ha? Parang ano, parang oh, nagme-memory lane ako ngayon, ha? May kasamang papel dyan. Hindi kasi parang may nag-chuchu yata. Pati kami gagawa ng Tommy, hindi naman kami Tommy. Dinusog talaga kami, mga police, NBI. Wow. Nagbayad sila, million sa police sa Pinas para lang i-sheriff kami. Oh, wow. Oh, yan. Pero wala naman silang nakuha doon kasi at that time, ibang brand naman ginagawa namin. Mm. So, wala naman pagkatapos mo sir doon sa ano, doon sa BHPC, ano yung sumunod mo na parang pag anong company sumunod sa BHPC up to umabot ka right now? Nung natansya ko na kulang ang sahod. Kahit gano'n siyempag mo talaga pagdating ko. Siyempre, at least, alam mo na rin yung trabaho mo. Kasi ako, easy na yung work mo eh. Pero at that time, kumatanda ka na, you're going to have your own family. So, paano yung pag-sahod mo, gano'n lang. So, I decided mag-abroad. Ako ng Dubai. I spent 10 years sa Dubai. Okay. Pero ang trabaho ko doon, hindi fashion. nag-work ako sa nag-work ako sa, as video editor. Naging video editor ako sa, if you check online, yung Filmworks Dubai, yan ang napasukan ko noon that time. Filmworks Dubai. Sila yung gumagawa ng mga TV commercial ng mga US company, mga brands sa US like Coca-Cola, Visa. Wow. Kasi yung Filmworks Dubai is an American company which is based in Ninja City in Dubai. Oh. So ang nangyayari noon, pag may mga shooting, alam mo yung mga shooting na American film tapos sinishoot sa Middle East. Kasi lumawak doon. Yung mga sinsin kasi yan eh. Hindi ko na inabot yung Mission Impossible, pero yung mga... Sino mga artista na ang nakadaupang palad mo na mga A-lister? Si Kuan, di ba si... Yung pelikula ni... wait lang ha. Si George Clooney, tsaka yung Negro. Wow! Yan? Yung ano, George Clooney ito? At kasi sa Oceans ba yun? Oceans? Yung tungkol sa hindi. Parang yung movie about sa oil sa Middle East. Ay, hindi ko pa siguro siya napanood. Sige, titingnan ko yan. Marami pang pero wow, George Clooney in the flesh. Wow. Ayun. Pero hindi pa naman sila makakasama ng matagal eh. Ang nangyayari pero nakita mo siya. They will come pag shooting lang. After that, kahit yung director niyan, pupunta lang pag... kasi kami nagpiprepare ng scene, actually, pag mga may mga extra, kami ang sumasala. Kasi na-assign din ako sa casting department eh. Aha. Pag may mga commercial noon, na mga pag sinabing... Oh man, sabihin ng boss ko. Yung boss ko, gusto lang nun. Ayaw nang pumasok, pero gusto nun may output. Sabihin, oh man, bahala ka nyan. Meron tayong commercial, Sunsilk, Asian ang kailangan natin. Team. Sabihin ng boss ko, oh, sige, maghanap ka na dyan ng mga extra. Yung mga extra sa scene. Kaya pantuwa yung mga barkada ko pag yung scene kami sa... Oo, oh, magkano binibigay sa kanila? Nasa 1-2. Isang araw lang yun. Wow. Wala pa nga isang araw kasi extra ka lang eh. Kasi pag
pag shooting sa Middle East, pag once na extra ka lang, after ng shooting, bayad ka. Ka kasi hindi ka naman, hindi ka naman actor eh. Wala namang may hawak na modeling agency sa iyo eh. Pag may mga, yes, may mga pag-model ka, alam, kasi ang movie kasi, at the same time ang TV commercial, before na gawin namin yan, may pinapadala na yung director kung anong kailangan, kung saan mag-shoot, kung anong kailangan, kung maputi, naaraba, kasi pag magpuputi, siguradong kwan yan, mga Lebanese yan, Syrian. Pag mga maitim na mga ganda, Moroccan yan, Moroccan, Turkish, Moroccan. Isa din mga, mababango yan, parang pinasting mo yan. Parang naging Swiss Army knife ka na diyan sa ano, sa pagiging creative mo, at umabot ka na doon sa ano. Jem, ano masasabi mo doon? Hindi ka pwedeng umuwi. Paano ka umuwi? Ako, pamamasahe ka. Yung visa, sino bibisya ng visa pa uwi? Yung ticket mo, yung passport mo. Pero yung company ko naman, okay naman. At same, nung time na yun nandun ako, hindi naman sila masyado mahirap paghawak na kasi American sila eh. Hawak mo yung passport mo, unlike pag mga nasa Dubai ka, tapos ang boss mo Arabic. Nako, pagkukuha ko pala ng airport, kukunin na sa'yo yung passport. Kaya kita mo yan pag uuwi ka na eh. Yeah. Actually, pag tumakas ka doon, yun ang problema doon eh. Tapos pag nakakatakot doon, pag yung nag, di ba, natanggap ka na, yung kapera ka na, busing-busing ka na doon, tapos nakita, nagtatamad-tamad ka, gagawin sa'yo dyan, papa-exit ka sa Iran. Oh. Walang kaabog-abog, walang reason or whatever, papa-exiting ka nila sa Iran. Pag nandun ka na sa Iran, pag abusado ka, tapos mahina ka, hindi ka na nila bibigyan ng visa. Mabubulo ka na sa Iran. Kaya, totoo. Kaya ang daming Pinoy sa Iran. Totoo lang. Lalo na yung mga problema. Lalo na yung mga may mga problema sa mga amo sa Dubai. Pag sinabing exit ka sa Iran o kaya sa Kishim Island, alam diretso na ka dun. Pumunta ka ng Iran ngayon. Diyos ko, ang daming Pinoy dyan na tingga. Sasabihin lang, sige, bakasyon ka muna. Kasi every year or every two years, kailangan mo mag-exit kasi kailangan mo ng bagong visa. Renew. So ang pinakamadaling exit is sa Iran Island, which is katabi lang ng Dubai, ng UAE. Aeroplano nga doon, walang bintana eh. Bukas ang bintana eh. Pag diba? Bukas ang bintana. Isa yung pinto. Wow! Brad! Na-experience ko yun. Kasi 30 minutes lang yun, nandun ka na eh. Parang pag ka lang nila doon. Minsan, tatawa ka, ibibigay sa'yo, cornic. Yung cornic pa nang galing Pinas. Sa flight. Tapos mga kasama mo, mga Arabo. Tapos sabihin sa'yo, ba't ka natatakot? Hindi ka pa ba nag-exit? Ganito mag-exit, sabi nila. So, kailangan na-experience ko yan eh. Pag good employee ka, hindi ka nila patatagalin doon. Dalawa, tatlong araw, may visa ka na kagad. So, pag tatamad-tamad ka at alam mong delikado ka, huwag kang pupunta doon na wala kang pang visang sarili mo. Kasi pag lumapas na ng 6 months, wala ka na. Hindi ka na makakabalik ng UAE. Wala ka ng visa doon. Wala ka nang babalikan eh. So, tatawag ngayon sa Pinas o kayong tabi ng ticket. Uwi na ako. Magkano ang ticket? 25,000. Eh ngayon, magkano na? That was 10 years ago, 15. So, kailangan masipag ka. Tapos, marunong ka makisama. Number one. Magtataka nga sa mga sa dyan sa island, sa Kishim, o kaya sa Kish Island. Yung mga Irani dyan, mga Bisaya, magsalita na eh. pag in-English mo, sabihin sa'yo, unsa man tong. Unsa man tong. Kasi yung dami ng Pilipino dun eh. Talaga. Minsan may mga Pilipino dun, kakatok sa pag-in sa mga hotel-hotel.
Pakatok. Hmm. Oh, sir, baka may pagla, may pagla, may labahin ka diyan, labang ko na lang. Hindi mo na ako pangkain. Totoo. Totoo 'yan. Meron diyan nangingisda na lang para may pangpagkain sa araw-araw. Hmm. Oh, makita mo din 'yan. So, puno ng pinoy 'yan, nangingisda, namumulot lang sa pinupulot lang doon ng mga kung mapagkain. Sir Matt, so that was the time na you've also been involved into like creative direction kasi you're staging ano a production din eh. So this was ano tama ba after nung No Fear or nasa ibang company ka na at that time? Ano pangalan after, ng company nun sa Dubai? Ay actually sa Kuwait yun eh, yung isa ko sa Riba. Ah, Kuwait, sorry, sa Kuwait. Oh, yung sa Riba, so, yun sa Riba. Bumalik ako ng nung 2012 nag-recession ng Dubai, di ba? 2012. Mm. Umuwi ako noon, 2012. Tapos yun. Napunta ulit ako ng No Fear, nagbalik ako ng No Fear. So nakadalawang term ako diyan. Okay. Ah. Usap kami ng boss. And then yung ano, yung Riva Fashion. Sige. Uwi ako. Yung Riva Fashion, paano siya na? Paano siya nag... Mm-mm. Bumalik ako ng No Fear, di ba? So, after that, yung mga 1 year and 6 months, sabi ko sa boss ko, boss, mahina talaga. So, nag-resign naman ako. Mm. Tapos bumalik ako ng abroad sa Kuwait na. Ah, okay. So that was the time na under Riba ako, Riba Fashion. Mm-hmm. So anong sir? Anong mga specific like mga designs yung ginagawa mo sa Riba Fashion? Ano mga parang specific feel, di ba? Kasi sa Riba Fashion ang ginagawa ko lang is mostly mga prints. Mga prints lang. Kasi sa ang setup sa Riba Fashion is, di ba, meron talagang fashion designer. Yung mga fashion designer ng mga pang-couture. Kasi ang fashion ng Middle East is hindi naman mga casual eh. Hindi naman mga t-shirt, hindi naman mga jeans, hindi naman mga sando. So, pang Middle East, malamig o mainit, kailangan covered sila. So ang mga fashion designer doon is talagang patitinig. They import fashion designers from UK. Kaya may mga fashion designer kami na mamamagagaling. Yes. Puro lang sila sketch. Kami ang gumagawa ng mga tech packs. Kami ang gumagawa ng mga tech packs nila. Pag may mga prints, halimbawa, di ba, dito sa slides ko, yung Riba Fashion, yung babae. Tapos, yung bulaklak na yan, yung print na yan, kami ang gumagawa. Puro kami ang gumagawa niyan. Pero yung mode niyan, yung style ng fashion na yan, hindi ko nasabay yung Riba Fashion. Pero okay, yung mga style niyan, fashion designer na lang gumagawa. Fashion designer. So okay. Kami na lang taga-gawa ng mga prints. Marami kami doon, siguro mga 5 kami. Lahat yan, prints lang ginagawa namin. Tapos minsan, actual prints pa kasi you have to lay out sa lagay sa actual na damit. Actual size. So, isang stylist, we have at least 6 sizes, di ba? Bawat size niyan, piprint ko. Kasi habang lumiliit din yung prints. Yes. Yeah. So, ano sir, after you did Riva Fashion, saan pumasok dito yung mga kino-commission mo ng mga yan, yung US Commission, tapos yung AIPs, tapos yung DTF shop. Paano siya pumasok? After na lang yung Riba ko yan, bumalik ako 2017. Ah, okay. Nung bumalik ako 2017, nung time na, naalala niyo yung time na nag-aaway si Duterte tsaka yung hari ng Kuwait. Na at the same time, meron doon, kasi di ba yung that time nangyari yung babae na pinasok sa freezer. Hindi ko alam. Yung namatay. Hindi ko alam kung pwede kong bakitin sa YouTube yun. Totoo yun. Hindi ko alam kung pwede kong bakitin sa YouTube yun.
Salmiya yun eh. Pag nangyari sa, yung, ano, yung Salmiya eh. Babae, yung, parang yung, pinagsilosa yung mga sumunod. Asawa, yung katulong. Mm. Yung mga sumunod na ano, ng mga projects mo, yung mga sumunod na projects mo, yung mga US commissions mo, ano yan? Is it under a company or ikaw na yung kumukuha niyan by your own as a independent contractor? Actually, sarili ko na to eh. Yan. Sa independent contractor. Oh. Mm-hmm. Kasi, nung time na naghanap sila, actually hindi ko naman sila hinanap eh. They just messaged me sa Facebook ko. Kasi nakita nila yung mga trabaho ko. Tapos, actually sa nung time na nasa kuha na ako, nag-start na ako mag-online, naghanap ng online kasi yari mo, papauwi na ako nun eh. Mm-hmm. Kaya nung umuwi ako nun, at that time, nakapag-ipon din ako. Pagbalik ko, that's the start na nag-set up ako ng print shop. Oh. Itong date shop. Mm-mm. So ang nangyari, lahat ng boss ko before, Boss Gear, No Fear, Beverly Hills, pinuntahan ko yan. Ah, okay. Hindi naman sila lumapit. Ako ang lumapit. Ikaw lumapit. Okay. Noted. Oo, sabi ko, sir, kumusta rin yung ganyan. Pero si Beach PC, kahit nasa abroad ako, ipapagawa sa akin yan. Pero hindi naman, basta ang ginagawa ko lang sa akin, kung na kasi, by collection, pag sinabi niyo, Matt, iwan ba ako ng summer collection? So mga 25 or 30, 40, 50 styles yan. So pag uwi ko, sabi ko, kailangan ko nang mag-start ng print shop. So sabi, lahat ng boss na, previous boss ko, which is hindi ko naman sila inaway, mga friends ko pa rin. Kinumusta ko sila, sabi niya, Matt, kumusta? Ano, gusto mong trabaho? Sabi ko, ayoko na, gusto ko rin mag-tayo ng print shop. So lahat ng prints nila napunta sa akin. Ayun, yun ang maganda. Pag nag-start ka pa lang as an artist, ang mas maganda yung mga boss mo, hindi mo inaaway. Kasi at the time na bumalik ka, na matanda ka na, hindi ka na pwedeng artist eh. Dapat businessman ka na eh. Oh. Yes. Kasi pag once yan, nakuha mo, at the same time, hindi lang prints ang makukuha mo dyan, pati sub ko ng sewing, may mga makina ka panahi, pwede mong kunin yun eh. Oh. Yes. And ang ganda ng mga ano? Sa prints. Ang ganda ng mga output dito. Ang ganda ng mga output dito as you would see on the slides. Ayan o. Kita nyo. Para sa ating mga nanonood right now, ito yung mga gawa ni Sir Matt. And as you would see, talagang proven kanyang proficiency in terms of delivering the client's needs, hindi lang dito locally, internationally. Kasi as an apparel designer ka, you will design na hindi lang yung prints. For example, yes. Itong nandito sa kaliwa, yung jacket na yan, gagawin mo yung style ng jacket, ang tawag dyan is tech pack. Oh. Tech packs yan. Okay. Yan yung ipapadala mo sa China for sampling. Mm-mm. Sige nga, hindi ko alam yan. Sige. Pag hindi mo inayos yung tech pack mo, kasi ang China mabilis, kaya lang dapat may supervision mo as an artist ka kasi ikaw ang gumawa niyan eh. Responsibility mo pa rin yan eh. Pagdating ng sample, dapat kung ano ang ginawa mo, kung anong pinadala mo sa China, that will resonate kung anong output ng sample. So kailangan mong bantayan yan. Lahat ng text pack, pati yung mga stripe na yan, yung color na yan, number 3, sabi mo sa kanila, print yan, hindi yan embro, tapos yung sa gilid, dapat tela yan, wow. Hindi print, tapos may piping na, totoo, nakadetail lahat yan. Wow. Kasi pag hindi mo dinetail yan, tumating yung sample, patay yung tamo mo, kalimbang sa'yo yan. Oo, totoo. Wow. Tsaka pag tapos pagdating din sa design, ito mga prints na, di ba? Mga prints din sa gitna. Kailangan niya naka-color set. Dapat marunong ka mag-color separation sa color separation using channel. Kasi karamihan ng nakikita ko sa designer sa Photoshop, magaling sila mag-color set pero they're using layers. Mali. Mm-mm. You don't have to separate colors by layers.
kasi ang Photoshop has a channel which is nandun yes. lahat. Pag clinic mo ang kulay na red, lalabas doon yung Pantone. Pero sa channel, di mo makikita yan. Oh, kaya pag nag-color shift sila ng layers, susulat lang nila na ganito ang Pantone yan. Pero pag sa channel, clinic mo yan at hinanap mo ang Pantone, spot Pantone pang fashion, exactly fashion. Yan. Kahit bulag ang printer dyan, pag sinabi mo ang color code niya, pasok yan sa pangalan. Alam nila. Ito, next natin ha. Ito mga US commissions mo, ito ba ay, in-upload mo lang ba sa isang site? Or paano nagkaroon ka ng mga ganitong klase ng mga parang, sabi nga itong, paano ka nagkaroon ng market on that? Sabi nga. Actually, yung market na brand is sila nang bahala doon. Kasi sinasabi lang nila na kung ano yung pinaka gusto nila. Kasi itong brand na to is this is yung pinaka boss nito is may sarili siyang parang gym sa US. Mm. So nag 'di ba uso ngayon yung print on demand? Yes, kahit wala kang shop, pwede kang magbenta sa Etsy, sa Redbubble, yes. sa Amazon. Mm. Yan ang ginawa niya. Mm. Tinutulungan ko rin siya maghanap. Kasi pag print on demand, ibig sabihin, madaling mag-design. Pero dapat, ang ini-design mo is yung viral, yung trending. Kasi pag hindi naman trending, wala naman. Walang kita. Walang kita. Tulog kita, yun yun. So, sabihin lang nila na, Matt, ganito ang gusto kong design. Kita mo, may mga dumbbells. Corporate nila. Pero mukhang ito mga designs na to is bumenta kasi napaka-catchy niya at saka ano, 'di ba? Mapapansin mo agad siya, Gem, 'di ba? Pansin mo agad siya. Kasi as an artist, makikita mo naman na bumibenta ni design mo pag yung talagang non-stop ang paggawa sa iyo. Doon mo makikita yung sukatan mo eh. Pag gumawa ka ng lima tapos hindi ka na pinansin, wala. Or ano, kasi, or siguro you have to formulate. Oo. Kasi hindi mo sila kilala. Mag-uusap lang kayo dahil sa skills mo. And at the same time, they will pay you. Kasi ngayong panahon, tatlo lang ang klase ng tao sa larangan ng sa atin eh. Tatlo lang. Kung mapapansin nyo, sige, ang mga yumayaman lang tatlo? Tatlong klase lang. Ah, sige, ano una, maganda ka. dapat maganda ka. Totoo. Pangalawa. Magkakaroon ka ng followers, di ba? Oh, yes. Tinamo sila Ibana. Walang ginagawa. Oh, nagkakapera. Oh, maganda sila. Ang pangatlo, totoo. Baka mag-viral tayo dito, sir. Ka. Ito sabi ko. Dapat ang pangatlo, pangit ka. Kasi nagpa-viral ka. Ito, kahit duling ka. Magkano kinikita nila sa Facebook? Totoo, hindi. Ano lang po, meron lang akong disclaimer, the views and opinions of the correspondents in this episode. Akin lang yan. So, ang pangalawa, in between, dapat may skills ka. Diyan tayo papasok. Yes. Kasi yumaman yung maganda, yumaman yung pangit, yung may skills naman ang pangatlo. Ang dapat para sa hindi lang tayo. Grabe, real talk ka talaga, Sir Mata. Hindi ko na ginulat mo ako, ha. Katagal ko nag-YouTube, ngayon ko na-encounter itong ganito. Sige, go. Pansinin mo sa Facebook, sa YouTube, yung mga pangit na. Hindi naman sa, may maganda, may pangit. Hindi tayo pasok dyan eh. Pasok tayo sa skills. Skills. Oh, yes. Nagkakapera tayo dahil sa skills. Diba? Mm-hmm. So yung pangit, may skills. Yung maganda, may skills. Tayo, may skills. Pasok din tayo. Yung tatlong tao lang yung mayaman sa akin. Pag na-treat sa... Ako, nadagdagan ko lang para pambawi lang din ang reputasyon ko. Na-joke. Ganto. Alam mo, dapat ano tayo? Dapat kung di man tayo maswerte, meron tayong mga MC. Dapat una,
kung tayo ay madiskarte, tapos dapat may pinag-aralan din tayo, tapos tayo ay maswerte, tapos mayaman. Yung apat na M na yun, okay na okay yun. Pero kahit isa lang yun doon, at least you work out na makuha mo yung ibang mga M na yun. Diba? Yung mayaman, maswerte, makarisma, at matalino. Diba? Ano lang, tip lang. Yun, opinion ko yun. Masipag. Dapat masipag. Kasi masipag, oo. Creating content, masipag ka araw-araw. Oh. Hindi biro din yung maging vlogger, no? Content creator. Oo. Totoo. Ayan. So, move na tayo sa next natin na slides kasi sobrang haba to. Ito, medyo controversial siya and I want to take your word from it, your opinion on you're also creating these types of, tama ba yung t-shirts or these types of initiative right now? Ito kasi, commission din ito sa akin nung ng ibang company. So, pag makikita mo yung mga AI-generated, hindi yung mga AI na makikita mo araw-araw na Mickey Mouse, nakasakay sa naka-Nike, nakasakay sa pizza, tapos makikita mo naman, parang may cartoon style. Yes. Ito, ang prompt nito is, actually, tama nga yung sinasabi mo, Sir Roland, na AI is for ideation lang. Mm-hmm. Bibigyan lang ako ng idea ng customer kung anong gagawin na design. Sabi, pag sinabi niyang, ay gusto ko ng mala. Actually, kung titingnan mo yung black and white na yan, yes. Yung gusto niyang mangyari na t-shirt dyan is parang kagaya ng Juan, Solin. Alam mo yung brand na Solin? Mm-hmm. Ay, hindi. Sige, titingnan ko mamaya. Yung mga bungo-bungo, yung mga... Actually, pares ng tribal okay, yan okay. Tribal yun. Yan ang gusto niya mangyari. So, sabi ko, paano kaya ito? Sabi ko, paano? Hindi mo nang pwedeng kopya ng salin, di ba? Oo. Tapos, sabi, itong customer ko na to, siya na nagbigay sa akin ng mga AI software, which is, they paid for it para gamitin ko. So, Wise. They provide me. Yes. Sila, kaya hindi mo pwedeng... Tsaka, pag sinabi na Matt, ganito ang gusto ko. Ito yung AI program. Anong kailangan mo? And noong time, di ba? Ngayon, puso na yung AI. Ganito, ganyan. So, ang gagawin, ang process ko dyan is ganito lang. Titingnan ko yung saling na design. Tapos, sabihin niya, basta gusto ko ganito. Kasi, itong mahirap pag nasa apparel ka Pag nasa apparel design ka, hindi ka pwedeng gumawa ng pangit. Na design. Oo. Tsaka hindi ka pwedeng gumawa ng design kung ano ang gusto mo. Kasi you're under a company. Pag sinabi ng boss mo na Matt, kahit itlog yan, pag bumenta, gawin mo. Kasi gawin mo. Bumebenta. Oo. Mm-hmm. Kung ayaw mo, kung egoistic, di ba meron dyan mga artist na ano ba yan si Seth? Ayaw nila papadikta. Ayaw nila magpapadikta. Gusto ko yung mga vector-vector, mga vexel-vexel. Pag sinabi ng boss mo na gumawa ka ng itlog, gagawin mo ba? Of course, you have to. Kasi ito, sinasawuran ka eh. Yes. Lalo na pag sa apparel industry. Pag sinabi ng boss mo, Matt, Friday, punta ka sa mall. Iikot ka ng mall. Iikotin mo dyan mga ilang brands lang. Pagdating sa dulo, pare-pare sila naman makikita mo. So, kung anong may kita mo doon, isasubmit mo sa boss mo. O, boss, ito, bagong labas ni Juan, ganyan. O, sasabihin ng boss mo, biyahin mo. May magagawa ka ba? Ano, gagawin mo? Wala ka magagawa, brad. Totoo. Basta sa akin ka, hindi ka pwede. Pinagawa sa iyo, kagaya ng yung design gap, tapos ginawa mo Old Navy. Bukas, wala ka ng trabaho. Kasi ang design mo dapat bumenta. Yan ang number one goal mo, yung sa designer ka dyan. Akala mo nakatapos ka na ng design, nakagawa ka ng tech pack, nakagawa ka na ng t-shirt, tapos na. Ngayon, pag pinasok sa SM yan at may bumenta, tapos ka na talaga.
Sir Matt, so, meron lang isang question dito. Meron lang isang question dito, sabi ni CF Official. Medyo mahaba yung question, pero sabi niya, paano po ba ma-embed ang font sa Photoshop or Illustrator for printing? Kumbaga parang nag-worry siya na baka hindi siya tumatama kapag pinadala mo na siya. So, ngayon ko lang nalaman through test the online module, Raster PS Outline AI, no idea po. Ah, okay. Teka, sige. Si Sir Matt, anong... Sige. Ganito yan. Halimbawa, nag-design ka. Tapos ang font na ginamit mo is Arial. Okay? Ngayon, ipapadala mo yung design mo. Halimbawa, ako, may design ako bungo, tapos yung nakapagalan Rascals, tapos yung font na ginamit ko sa Rascal is Arial. Pag yes, pinadala ko yung file ko sa printer dito, sa print shop, sa printer, you have to include the font. Huwag mong kalilimutan ang font. Yung AI mismo, di ba, mga file format ng font is Illustrator. TTF, may OTF sa Mac, OTF yata. OTF. Open type. Kailangan isama mo yan. Kasi pag binuksan yan doon ng printer at walang font na makita sa computer na niya na ipang-substitute sa'yo, wala, lalabas ang font mo doon. Sabog. Missing. Oh, missing text. Oo, palitan ng kuan, ng mga cursive, yung mga sulat kamay. Comic Sans. Minsan. Oh, Comic Sans. So, ang kailangan dyan, isama mo. Safe. Kung wala, isama mo sa file. I-zip mo, kailangan ipapadala mo yan dalawa eh. Isang naka-zip, isang naka, parang naka-folder lang, which is included lahat. Ngayon, kung wala ka talagang font yan, at nagamit mo lang yung font, kasi usually kasi sa nangyari sa Tesla, yung mga sample na mga ginagawa nila dyan, nauuwi sa bahay yan eh. Pwede lang iuwi sa bahay yung mga file. Ngayon, yung mga computer sa Tesla, mga ginagamit nila sa Tesla, maraming font dyan. So pag uwi nila ng bahay, yung ginamit nilang font galing sa Tesla, pag open nila sa computer nila, wala sila. Wala. Full jack. Sabog. So ang gagawin mo dyan, to be safe, i-rasterize mo yung font. Number one. I-rasterize mo. Huwag mo siyang isave as file font. Gawin mong outline sa Photoshop or sa Illustrator man kaya. Pwede yun. Yun. Pero kung tama, meron ka ng font, isabay mo na. Para, bigay mo na. Kasi kung meron ka, isabay mo na. Kung wala, i-break mo na muna yung outline mo, kaya sa Photoshop, i-rasterize mo na. Pwede, pwede mo namang gawing kwan yan eh. As, tawag doon, pwede mo naman siyang gawing, ano ba yun, yung right-click natin sa Photoshop. Pwede mo siyang palitan para mag- naging smart object? Siya. Yes. Kasi ang smart object, pwede mo pang bago mo i-change sa pixel. Pixels. Pwede mo pang i-save muna yan. Modified pa. Pwede mo pang ma-modify yan. Kasi changeable naman ang file pag naka smart object eh. Yan. Sabi niya hindi rin po nasa-save sa PDF. Parang hindi rin po. Well, actually... Hindi mo rin masisave. Plan. Hindi mo rin masisave sa PDF yan kasi ang PDF, same ng Adobe pa rin yan eh. Alam niya na ginagamit mo yung font na hindi naman nakasave. Di ba, Jim? Totoo? Kahit naka-PDF yan, hindi mo makukuha yan. May way din na kasi parang... Yeah, may way din na i-check sa Acrobat kung naka-embed yung font. Pero overall, you still have to check yung pag-embed sa either InDesign or Illustrator or Photoshop. Tama. Okay. Lalo yung mga picture na ina-embed mo. Oo. Tapos may nilagay ka picture tapos hindi naka-embed. Pag bukas mo sa bahay mo, wala. Hindi naka-embed yun. Oo. Ayan. Surprise. Ito, what's your take on yung napaka-controversial nitong topic na to is
Kasi may mga ibang nagbebenta talaga ng mga t-shirts nila. Talagang, alam mo yung ano, yung AI-generated na talaga lahat tapos hindi na lang minomodify. So what's your take on that? Ano yung masasabi mo about this topic right now? Kasi masyadong ano eh, kung narinig nyo yung break the pencil na movement, parang medyo masyadong aggressive, medyo extremist yung dating. So what's your take on this, Sir Matt? Actually, pag gumawa ka ng design then straight from AI, actually, ikaw din namang mahihirapan dun eh. Kasi mostly, totoo, may kita mo, laganap na eh. Paano ako bibenta? If you are an artist and you're looking for a job and you're designing for money for your, para, diba? Kahit AI yan, actually, itong mga designs ko, kahit ibalik natin dun sa US Commission, yung iba nun is AI. Kaya lang hindi talaga, yan. Yung tiger na yan. Yung tiger. Ito yung lalaking naka-sunglass. Tapos itong statue ng lalaki. Puro AI yan. Pero hindi mo maasahan ng AI sa yun lang mismo gagawin mo. Tapos pagkakakitaan mo na. Hindi ganun. Kasi pag buha ka ng design na easy go lucky, wala rin, ikaw din mahirapan eh. Sabihin, akala mo madali, magkakapera ka. Hindi. Kasi ang tao marunong eh. Yes. Kung marunong ka, mas marunong ang tao. Kasi ikaw mag-isa, ang madlang people, ang daming titingin sa'yo, ang daming mapupulaan ka eh. Hindi yung pwede yung, yes, okay naman kung gusto mong gumawa ng straight on AI, tapos ibenta mo. Tingnan natin kung bebenta ka. Mm-hmm. Yun lang. Responsibilidad mo pa rin yan eh. Dalawa yan eh. Yung work mo at saka yung passive income mo maapektuhan doon. Totoo. Hindi lang yung pagiging artist mo, sabihin sa'yo, AI ka lang. At the same time, income mo, pagdating sa Pilipinas, bulja ka, paano pag sa ibang bansa? How will you come up with more clients na... Pero alam nilang AI, pero you have to make a twist. Ba, hybrid ang dating? Yes. Hybrid. Wag yung AI lang. Kasi pag AI lang, medyo salto yung pagdating sa bintahan. Oo. Sa mga print on demand, may kita mo dyan. Madali dyan yung mga pero. Sir Matt, do you have a way for you to share your screen para makita nila kung gaano ka-intricate yung ginagawa mo mga designs? For example, like a sample file na para makita nila. Impossible lang naman. Impossible lang. Pag nag-screen share ka. Sige. I can screen share ba dito? Sa present. Check natin yung present. May button dyan na present. Present. Share screen. Okay. Yan, no? Sige. Habang ginagawa mo yan, natanungin ko si Jem kasi alam ko si Jem marami siyang nakuha ng inputs dito eh. Ayan. Pero yun, ako... Monitors o yung screen sharing works lang? Yung ano lang sir, yung Illustrator lang or Photoshop lang. Ayan. Sige, habang nag-aayos si Sir Matt. So actually, ang mga shiner ni Sir Matt, ano naman siya? Part talaga ng journey as an artist designer is you'll decide whether you'll work for money. Yung nandiyan na naman yung maglalabanan na corporate versus your personal stand on working, ganun. So pumapasok talaga siya eh. And ayun nga, actually offline, nag-uusap din kami ni Sir Roland na parang you have to reflect sa sarili mo na ano bang rason ba't ka malungkot ganyan? Ba't hindi ka contented sa buhay mo, ganun? So, nagtatanong kasi Sir Roland, pang ilang crisis ko na ba sa buhay ko? Pero, you know, talking it through with people, aside na minsan okay lang din naman kausapin mo rin sarili mo, medyo baliw yung labas, pero you really just need to, talk to yourself din eh, na parang ano na ba talaga morals mo? Ano na ba morals mo, Jem? Pera na lang ba? Puro pera na lang ba hahabulin mo? Ganyan. So, ano siya? Dadating sa point na either kausap ka ng ibang tao na you trust
or kakausap ka ng tao na you look up to and then you will listen to their advice, or you talk to yourself. If you're religious, you talk to God, kung sino man yung God mo. And then, that's when you make a decision. And as always, yung mga ano, nakakausap ko sila, Shai, si Lona, sa Gap Creative Dismissan, si Sir Roland, lagi namang nadidiscuss kasi na in the end, you define your own success in terms of career, in terms of family, ganyan. Parang, parang at some point, maybe the flow na iti-take mo sa buhay mo is not the same as the flow na tinatake ng majority sa society. Yung mga decision mo in terms of building a family or yung decision mo in building your career, kung magko-corporate ka versus freelance, nandiyan yung generalist versus specialist. Parang, yung sagot ko palaging, di ba parang palaging nasa gitna? Kasi in the end, ikaw naman magde-decision yan, buhay mo yan. So, kung ano man yung decision mo, it affects your life, kung hanggang kailan ka mamabuhay, kung hanggang 100 years old ka ba, kung ano yung decision mo ngayon eh, ikaw rin naman gagawa. Like, usapan din namin ni Sir Roland offline, is sometimes it can be luck-based na you don't decide what kind of family you're born into, you can't decide sinong interviewer sa HR yung tatanggap sa'yo, kung minsan magpipitch ka, magbibid ka, you're not sure if you'll be accepted. But there are several factors. You can network, you can fix your resume, you can fix your portfolio. So, it's all about you making a decision, you taking action. And ako lang talaga, yung opinion ko is sa lahat ng yan, I'm hoping na yung ethical and moral decision mo, at least, it won't step on anyone. At least, wag ka manira. At least, wag ka manira ng tao, di ba? Na, ano naman, na, kumbaga sa work, gusto mo ma-promote, maninira kasi siraan mo yung isang candidate, ganun. I mean, you can do that. But yun din yung usapan nung sa isang creative chismisan sa isang episode before the midgap, na there are kinds of discarte, good discarte and bad discarte. So, alam mo yun, makonsensya ka naman kung napakasama naman ng mga discarte mo, di ba? Na napakatanira ka ng tao. At least, wag naman ganun na if you're going to elevate yourself, at least do it in an ethical and moral way, di ba? Na wala kang inapakang iba, but you're just showing, oh, ito portfolio ko, ito kaya kong gawin. And then you make promises na kaya ko itong tapusin within this deadline, and you follow through. Because that's how you build your reputation. And yun nga, sabi nga ni Sir Matt, yung kapag OFW ka nga, madaming, ano eh, actually pinag-aawayan din namin minsan ng nanay ko yan, pagiging OFW, kasi nandyan yung mas mabilis yung pera daw pag OFW ka. Pero hindi siya ganun kadali eh. Like, you choose your heart. You choose your heart na you stay here in the Philippines. Maliit yung sahod daw. Depende, syempre, kung minimum wage ka or yun nga, kung hindi ka nakatapos ng pag-aaral, syempre, mas mahirap. Yun, kwento mo, Sir Roland, na yun nga, parang dumating sa point dahil di ka nakagraduate, hindi mo nakuha yung mga ibang opportunity, di ba? May mga ganong factor. Pero at that point, you decide, tutuloy ko pa ba to? Gi-give up na ba ako? Ano na ba? Hanggang ganito na lang ba ako? So, ayun, ang daming hugot, di ba? Pero, so, yung mga... De, pero yung sa mga nanonood kasi sa atin, alam ko, yun nga, lahat tayo tao na ang dami natin, lahat tayo may iba-ibang pinagdadaanan. Like, kaya nga sabi nga nila, be kind. Maging mabuti ka. Kasi hindi mo alam may pinagdadaanan ng ibang tao eh. So, ay parang ayun nga yun. Sir Matt, share ko na ba yung screen ganito kasi ang lumalabas ah. Sige go. Pag artist ka pa lang dito, habang nandito ka, gamayin mo lahat ng gawain mo as an artist, lahat pag-aralan mo, planuhin mo lahat, kung anong ginagawa mo, lahat pag, basta lahat ng ins and outs ng designing, malaman mo. At least you have to work mga 10 years sa Pinas. Then, if that 10 years, hindi mo na ko yung gusto mo, especially financially, that's the time you have to plan to go abroad. Kasi sa abroad, easy money, especially pag yung skills mo. Kasi sa abroad,
hindi naman kaya titinitingnan kung saan ka, ano pinag-aralan mo, may diploma ka lang, okay na. Kailangan sa abroad skills eh. Kasi ang Arabo, madaling mapasaya ang Arabo eh. Pag sinabi ng Arabo na gawan mo ako ng design, then after 3 hours pinakita mo, ito ang tuwa yan. O walang paglalagyan ng tuwa yan. Baka mamaya bigyan ka ng merienda niyan kahit hindi pa merienda eh. Oo, tatalaga. Saka napakakuha nila, parang napaka... Ang hilig nilang pag may magaling ka, parang yung sisig ka na bagong labas na masarap mong alagaan. Totoo yun. Reward yan. Baka bukas, pasundukan yan sa driver niya, papasukin ka ng maaga, tapos pag mga walang pasok, minsan may mga... Pasukin ka rin. Minsan may mga sandstorm doon. Madali lang ka na pagkain. Then, habang nasa abroad ka, that's the time na mag-ipon ka na. Mag-ipon ka na, mag-ipon doon ng pera para pagbalik mo sa Pinas, hindi artist ka pa rin, pero ang mindset mo is business na. Kagaya ng, yes. Kagaya ng ginawa ko, diba? So pagbalik ko, nag-put up ako ng shop, lahat ng amo ko, pinuntahan ko, mga previous ko sa Pinas. Then I asked another job. Parang extension ng buhay ko sa kanila na at as a designer, pero at least, pero pa rin kasi minsan may ibang brand na, oh Matt, kailangan ko pa rin ng mag-design. Oh, sabi ko. So sabi ko, oh sige, ako magdi-design pero akin yung print. Ganun lang yung kwan nun eh, yung deal nila eh. Ako magdi-design pero akin yung print tsaka akin yung tahi. Ganun lang. Kasi at the time, pag tumanda ka na, hindi ka na pwedeng balik ka sa pag-artist. Eh, daming mga artist ngayon walang trabaho. Eh pagdating sa HD, bulja ka. So kailangan, pagbalik mo, artist ka pa rin pero ang mindset mo is passive income na yung talaga ikaw nang gagawa ng kwan mo. At least, yung sahod mo na 60,000 or 75,000 sa abroad, makakuha mo in a span of 1 week or 2 weeks pag may sarili ko ng negosyo sa Pinas. Pwede ka mag invest ng makina, pwede ka mag-invest ng machine sa printing, pwede ka mag-hire ng mga sewers, pwede kang bumili ng tela, o, pasukin mo yung corporate, lahat ng Globe, Dell, Smart, PLDT, pasukin mo lahat yan. Send ka ng email, send ka ng sample ng uniform na ginawa mo sa ibang kwan. O, pagkatapos yan, gawa ka ng design, benta ka online. Ang dami eh. Pwede ka magkaroon ng creative studio. O, mahina ka sa animation, may pera ka, mag-hire ka ng animator. O kaya, kung ayaw mo naman mag-hire ng sasahuran mo, halimbawa, 1 week, o, pasahurin kita, 15K, gawin mo tong animation, o, submit mo sa US, may pera ka pa rin. Basta kailangan mo lang talaga, is may kukunan ka, which is, mag-work ka, tapos mag-invest ka, para pagbalik mo, hindi pa rin yung, kasi pagbalik mo dito, at wala kang pera, artist ka pa rin, tapos, ngayon, lumabas lang AI, wala na. Mahirap, so, matanda ka na, babalik ka sa lapis. Yes. So with that, alam ko medyo humaba yung ating session, but I hope maraming natutunan yung ating mga nanonood right now. And alam ko maraming natutunan ako, kahit ako marami akong natutunan kasi meron ako mga naalalang mga binanggit ni Sir Matt na talagang sabi ko, o nga no, hindi ko nga naisip din yun. No? So, Jem, can you give us like, parang to wrap up our session in this afternoon, evening na pala? Ayun. Actually, ayun nga. Madami tayong matututunan talaga pag nakinig din tayo sa mga kwento ng ibang tao. So, thank you for Creative Spotlight. And it's nice meeting you, Sir Matt. So, nafe-feel ko na si Sir Matt very passionate talaga about his journey. And ayun nga, he really made a lot of big decisions sa buhay niya, and I think we have a lot to learn from it, na parang yun nga, from an artist you hone your skills, and I agree with that, na invest in yourself kasi at least yung education, yung skills mo, walang makakuha niyan sa iyo, and you can use that na siguro magsisimula ka talaga, wala kang laptop na maganda. So either manghihiram ka, magre-rent ka sa computer shop, ganyan. May mga naririnig na rin ako na ganung journey. Pero in the end, yung skills nila, yun yung naging starting point nila. Because they had the skills, nakapag-ipon din sila eventually for laptop, for computer, and nakabili rin sila ng sarili nila.
So ayun, talagang you invest in yourself and then you can talk to people, you can ask for mentorship and maybe may mga tao din na nilapitan mo, i-reject ka at first. Dapat kita tutulungan, sino ka ba ganyan? Pero you will eventually find people din naman who will be willing to support you na. Bibigyan ka ng direction na starting point na nandyan yung may magtatanong sa akin how to start freelancing. Tapos sagi ko, itatanong muna sa kanya, may bank account ka ba? Tapos sasabihin niya, wala pa. Tapos sasabihin ko, yung may mga banks na open sila ng no maintaining balance. Tapos ayun, pwedeng i-research niya ano ba yung banko na malapit sa kanya na makakapag-open siya. Pero may mga banko rin kasi na strict yung mga physical banks. Pero ngayon, we're very, very, the technology works in our favor. Meron na ring mga digital banks na you just need an ID na thankfully lahat naman tayo hopefully may national ID. Tinatanggap po yung national ID. Ayan, kung hindi man national ID, barangay ID, ayan, mga at least you just need personal identification eh for those banks. So parang nandiyan talaga na feel free to ask people question and don't get too hurt or don't take it personal if there would be some people who will reject you. Parang nandiyan talaga may ibang mga situation na sometimes we have to send out 100 resume out there. May dadating sa point na medyo hindi pa tayo pwede maging choosy. Yung sabi nga ni Sir Matt kanina, na pag hindi bumenta yung design mo, wala ka sa mo, wala ka ng trabaho sa susunod. I mean, it really happens. It's the reality. Pero yung lagi nga sinasabi ni Sir Roland is you decide when you stop. Parang kapag nag-stop ka na, tapos na dyan eh. So, syempre, kung ayaw mong mag-fail talaga, tuloy-tuloy ka lang. Small steps, rest if you need. Pag medyo burnout ka na, hanap ka ng, try ka ng ibang, ano, mga magagawa. Parang, ano eh, nung lumabas yung AI, yung Firefly, nung last year, April 2023 yun, yun nga sabi ko kay Sir Roland, I understand why people got scared of AI. And even I was scared. So, it was during that time na kumuha ako ng racket na hindi related sa pagiging designer. So, you also build confidence in yourself na siguro, yun nga, minsan sabi ko, kinakausap ko yung sarili ko eh, na ano ba, Jem? Puro pera na lang ba? Okay, ano ba, Jem? Puro reklamo ka na lang ba sa buhay? Kilos-kilos din, ganun. Parang, be your own cheerleader, be your own mentor na rin at some point kasi hindi naman nga available lahat ng tao sa lahat ng oras din. So be your, invest in yourself and be your ano, self leader, be your self motivator, be your own cheerleader. So na minsan talaga it's our decision and discipline talaga. It all, lahat na sinabi kong yun, it's really all about disiplina sa sarili mo rin talaga na sa pag-learn, sa continuous learning, sa helping people, being generous, and at the same time, knowing when to ask for help. So, it really all stems from within you and from your self-discipline. So, ayun, thank you, Sir Matt, for sharing your journey. So, sinasabi ko nga kanina, abang yung sa No Fear mo, yung sa Beverly Hills mo, yung Moose Gear, actually, those are clothes na nakikita nga sa SM. And lumaki actually ako sa mga brand na yun kasi I remember yung mga brand na yun, suot-suot ko habang lumalaki ako, 90s. Ayan. So, makikita natin, iba-iba ulit yung generation natin dito sa call na to. So, salute. I think it's very, very influential yung mga pinag-workan mo. And then sabi mo nga, after mo mag-OFW, bumalik ka sa Pilipinas, business owner na. And another lesson there is, you know, wag mo nga, don't burn bridges nga with your previous, you know, bosses. Na parang kasi, ano eh, they can help you din eh. So, yun. So, ang dami-dami kong natutunan. Nakikinig lang ako kanina, pero di ba? Ang dami kong ano, na nakuha. So, thanks so much for sharing your time here with us, Sir Matt. For the parang parting words. Yes, sir. If you're a designer, you don't have to, you don't have to stop habang buhay ka. Gumawa ka pa rin. Kasi, time is nagre-revolve tayo eh. Kumbaga, as an artist, ang bilis ng pagbabago, nag
nag-a-adapt tayo, and at the same time, artist ka pa rin. So whatever tools, physical man o kaya software, example, then we have AI. As an artist, you don't have to stop it. You don't have to complain. Why complain kung magiging gamit mo yan to give you an extra money? Diba? AI is, sabi nga ni Sir Roland, is for ideation, hindi yung pinaka-tools mo na. Like for me, kung tutuusin, dapat hindi na ako mag-AI. Kasi for 25 years, dami ko nang pinagdaanan. Pero right now, yung mga client naghahanap ng AI generated kasi gusto nila mabilis yung galawan eh. Hindi lang naman sa porket AI, yun na yung pagbabasya ng skills mo. Hindi, dapat pampabilis lang ng kwan. So as an artist, you don't have to stop. You have to adapt. Don't stop, but adapt. Yun lang ang number one na para sa artist. Kasi buhay ka pa eh. Mandami ako naghahanap sa iyo. May mga kakilala ka pa rin. Hindi ka mawawala sa mundo unless physically you die. The natural way. Pas ang artist ka, kung ano ang totoo. Kahit hindi ka sikat, may mga tao naman na naghahanap pa rin ng gawa mo. Gawa, yes. So the more you grow older, the more you grow more creative. And yung sa mga tools na AI, kung ano man, you have to adapt. Ano, may mga CD ka. Ako nung nasa abroad ako, bumili ako ng mga books, ng mga CD. Lang. Tapos, wait pala, papakita ko lang yung computer arts noong 1997. Oh, yes, yes. Wow. Sobrang naman nostalgia niyan. Yan. Grabe. Oo. Uy, meron ka niyan? Ano yan? Illustrator, ano yan? Wow. Illustrator 7. 7. Yeah, yeah, wow. Oo. Grabe. Photoshop. Wala pang ano eh. Hindi pa ganap ang transparency ng mga panahon na yan. Oo. O naalala mo yung X-Res. X-Res. Sino kakaalala na X-Res? Ha? Taka. Ay, hindi. Hindi ko alam yan. Sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam. October 19. Patingin nga ako niyan. Pag nakita nga tayo, Sir Matt, patingin nga ako ng X-Res na yan. Hindi ko pa nakita yan. Oo, marami yan. Ito lang sa mga, ipukuha ko lang, i-flex ko lang yung mga, ayan. Handbook. Wow. On pricing. Oh. Oh, lahat. From books to cover. Ayan. Ayan, no? Ang ganda naman ng book na yan. Oh, yan yung kwan. Handbook on ano yan? Pricing. Lahat, guidelines. Lahat ng book cover, poster, lahat. Tapos, ito pa. Ito na bago. Oo, bagong edition sa ng computer arts yan. Wow, grabe. Yan. Parang ginawa mo na library yan, sir, ah. Meron ako niya. Library name. Very nice, yan. Very nice. May mga CD pa nga yan. Mm-mm. Alam mo, Sir Matt, hinahunting ko 'yan sa ano, sa book sale eh. Yung mga ano, yung mga ganyan lang kasi wala akong subscription noong time. Yan, yun, wow, dami ah. Oh, lahat yan may CD. Oo. Ako ano 'yan, nung panahon na 'yan, nung sumikat yung Computer Arts na magazine, hinahunting ko 'yan sa book sale kasi mamahal 'yan noong time na 'yun eh, 'di ba? Mahal 'yan eh. Binibili ko lang sa book sale. Nung time na nag-seminar kami ng Juan Fashion sa Hong Kong. Nakita ako, bumili pa ako Hong Kong version. Oh, wow. Very nice, very nice. Ay, ang dami oh. Dami. Parang gusto ko mo, abo. Yun lang. Kailan ka ba available dyan sa bahay mo at nang mapuntahan kita? Kita na tayo Silver City, sa dati mong lungga. Sige, sige. Ayan. Tsaka meron akong pangkuhan, ha? Lan. Ah. Ano yung kay Bustoyo? Ano yun? Ay, di ko makita. Ah! May ano firma yan ni Manny Pacquiao.
Wow! Memorabilia. As in, pang ano na yan, ha? Hindi, kasi nung time na nagsikat si Pacquiao, di ba, sa No Fear siya? Siya yung endorser ng No Fear. Yes, yes. So, tama. Yan lang yung mga napalimbat ko nung time. Yan. Salamat. Thank you, Sir Matt. Maraming maraming salamat sa iyong mga pinakitang mga... pinakitang mga pinakita at pinaalala sa amin na ano na mga ideas and also concepts. Ako marami akong natutunan din sa session na to. And as you would see on our slides, you can connect to Sir Matt on various ways. Pwede siyang kumunik sa Facebook ano niya, page niya or personal account mo yun, sir, no? You can also connect with him sa kanya sa LinkedIn, sa YouTube, ano ba to, Pinterest pa to, or yeah, sa lahat ng channels. YouTube. Instagram, yes, yes. LinkedIn. TikTok and Facebook. Yun, TikTok and Facebook. Ayan po. So maraming salamat po sa ating mga nanood ng ating Creative Spotlight Episode 6. At may nadadad na naman tayong kaalaman. Yung screen natin din na share. Next time. No worries, sir. Next time, magkakaroon pa tayo ng next time na yan. So, okay. So, maraming salamat po again sa ating mga nanonood ng session na ito. And dahil nga, hindi umayos yung ating sharing. Magkakaroon pa tayo ng part 2. Diba? Actually, magde-demo na si Sir Matt doon. La on the spot eh. Sorry. Sige. Okay, pero sige, actually, looking forward ako sana sa mga color separation tips and tricks na yun eh, di ba? Parang feeling ko super experience na si Sir Matt sa color separation, minamanina lang ata eh. So, pag nagawa natin yung part 2 na yan, very interested ako dyan. Oh, part 2. Kasi ang color separation is maraming style. Maraming style ang color separation eh. Merong spot color, merong CMYK, merong index, tapos merong simulation. So, apat ka na pag-aaralan mo. Pero kung gusto mo, doon natin. Masterclass na ito. Sige, abangan natin yan. Yung ginagawa ko lang dyan, select color. Yung natamaan ako, sinabi ni Sir Matt kanina, yung layers na color separation eh. Kasi ako, ganun eh, select color, tapos maseselect siya, tapos control C, control B eh. So, literal, na-separate siya. Pero per layer, di ba? Pero feeling ko mas okay channels. Yun kung matutunan natin yun, yung channels na way na may Pantone na, di ba? So, yun. Thanks so much. Kasi ang maganda sa channels, hindi mo i-send yung actual file mo eh. Actual ang i-send mo lang is yung naka-channel lang na file. So mas magaan. Oo. Kita nyo, may ano na tayo, masterclass na agad. Masterclass. Ayun, okay. Ayun nga, very interesting yun, sir. Kasi yung sa print, hindi man t-shirt printing, yung mga sinasabi ni Sir Matt kanina na print technique, yung sa China, yung pagmalang, hindi naka-embed yung font. Totoo yun, kahit hindi t-shirt, may mga ganong factor. So, yung mas magaan na file, actually, kailangan siya kahit sa agency na nag-work kayo. So, ayun, tuloy natin yung masterclass na yan. Sige, pag-usapan na natin yun ni Sir Matt. Looking forward to it. So again, maraming salamat po sa ating mga nanonood on this episode. And alam po, yes po. Again, this is Creative Spotlight Episode 6. It's about apparel design using Adobe Photoshop and Illustrator with Sir Matt Corral. And I hope to see you all on the next episode sa ating mga susunod pang mga mangyayaring events through Creative Nation Academy. I bid you goodbye. Thank you all and God bless. Stay safe and have a great evening.